Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Ialay natin ang misa ngayon para sa mga departed brothers and sisters, para sa mga kaluluwa sa inyong family, di ba, mga Zumao. At ialay natin ang misa para sa inyong personal intention, para sa inyong karamdaman. May God heal your sickness and also help you in your pain, your suffering. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa inyong sambayanan ang inyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging makaroon ng pagbabago sa ikapagiging kangwangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin.
di ko na hinagad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at naisisiyahan, tulad ng iyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Ang lahat po'y magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihin ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulak ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa inyo at sa gayoy magiging mapalad ka, gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Gusto kong magtanong, taga dito ba po kayo? Sa Lipa, sa Tanawan, sa Santo Tomas ba po kayo? O hindi po? Okay. Hindi taga dito kayo, di ba? Ako din po, hindi taga dito. Di ba? Nakinig ninyo ang wika mo, ang wika ko, alam ninyo naman, di ba? Ako ay alien pari dito. Ay, ako po ay si Father Quân, taga Vietnam. Mukhang Pinoy lang, di ba? Mas Pinoy mukhang ko kaysa sa inyo, di ba? Opo. Kaya ang wika ay uta-uta ganyan, di ba? Gusto kong lahat gawin natin may purpose, di ba? Lahat po. Bakit magkaibigan kayo ng mga mayaman, mga high disposition, di ba? Bakit? Bakas libre, di ba? Libre tayo, mga kaibigan, sa Joy Libby. Pero hindi libre po. May purpose, di ba? May motivation, may intention. Kahit sa birthday ninyo, di ba? Ngayon birthday, ngayon fiesta sa amin. Invite kayo.
Pero totoo ba po? Libre? May purpose. May purpose po. Ang purpose dito ay para sa amin, para sa atin po. Di ba? Makatulong, makakatulong sila sa atin sa bukas. And siyempre po, gusto natin din magmahal, magkaibigan sa mga mayaman o sa mga makatulong sa atin. And that is the problem kasi tayo po hindi pure love. Pero ang hamon ng Ebanghelyo ngayon po ay ng hamon po ay should be pure love to love on ang mga dukha, mga mahirap. Diba? So I stand our love to the others. I stand our love to the others. And siyempre po, hindi sila mga mahirap, mga dukha, hindi sila ay makaganti, hindi sila ay, ano yan, ay makatulong sa atin. Pero ang Diyos ang makatulong, ang Diyos ang makaganti sa atin. Diba? And siyempre po, ang purpose ng buhay natin dapat maging banal. Ang inaasahan natin ay dapat ang glory, ang gantimpala, ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Hindi dito. Diba? Yan ang promise ni Jesus, ang Diyos gaganti ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. And sinabi ni San Juan, "Who today, what not yet revealed to you," di ba? "The kingdom of God." O sinabi ni San Pablo po, ang hindi pa nakinig ng tainga, ang hindi pa nakita ng mata, ang hindi pa naisip ng utak, ayan ang gantimpala sa mga may pag-ibig sa Diyos o ang mahal sa Diyos. Yan ay gantimpala sa atin. Diba? Ngayon po, kayo ay magsimba-simba. Pero masakit pa, mahirap pa, nakdurusa pa. Diba? Mas maraming tao, hindi sila magsimba, mas mayaman, mas mabuti. Pero ang promise ng Diyos ay sa kaharian ng Diyos. Diba? Kayo po, gantimpala sa harian ng Diyos po. And ang Diyos ang provide, ang makaganti sa inyo. Malinaw ba po para sa inyo? Malinaw ba? Maintindihan ninyo ba? Totoo? Kung hindi po, ulitin ko para mas malinaw. So, I extend our love to the others. Yeah, with pure love, without interest. And the hope, the inaasahan natin ay hindi ngayon, pero sa kaharian ng Diyos. Diba? Salamat po, ha? Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mahal namin yun.
Kumusta iyo po ang lahat? Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha tang tunghayan mo ang aming mga alay na nasa inyong dambana. Ngayong si San Carlos ay aming ginugunita. Ipakalob mong dito'y aming pakinabangan. Ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesus Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukoy. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiagwit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ang lahat ng naparin. Siyang nagmulat sa mulat, sa bigay ay nagmalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama namin banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banaang kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't inialay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaagwaan mo sila at patuluzin sa inyong kaliwanagan. Kaagwaan mo't pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararanga mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng paranga at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkaroban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa inyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaroban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nakaalis ng kasalanan ng sanibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ikagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handa. Ang katulad, pinuha.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalo sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ang ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candles sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa May Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, pinsalang dulot na nagdaang bagyo. Panoorin po natin ito. Dahil po dito, mga kapiyo, pansamantalang wala muna tayong parking space na magagamit sa loob ng pambansang Dambana dahil sa pagkasira ng tulay papunta ng parking area. Mula sa parking A, ang mga tao lamang ang maaaring makapasok at limited parking slot lamang ang mayroon doon. Maraming salamat sa inyong pangunawa at asahan natin na matinding traffic, lalo na kung araw ng Sabado at Linggo. Ikalima, ito po si ang inyong arsobispo, at sa ngayon po ay nandito ngayon sa Roma. Ako po ay patuloy nagdarasal para sa ating lalawigan, sapagkat matapos na nasalanta tayo ng bagyo, maraming naghihirap at maraming nangangailangan ng dasal. Sa ngayon po ako ay humihingi ng tulong sa inyo, lalo na sa mga kapatid natin na nasalanta ng bagyo. Mahalaga na tayo magtulungan tulad na nangyari sa atin nung mga nakaraang taon. Sumabog ang Bulkang Taal, nagka-COVID tayo. Ipagpatuloy po natin ang magandang gawain ng isang Batanggenyo, nagtutulungan, nagbabahaginan, at nagdarasal para sa lahat. Ipadala po ang inyong tulong sa pamamagitan ng LASAC
o LIPA Arsdiocesan Social Action natin sa pamumuno ni Father Josh Shapko. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy pong inyong asahan ang Arsobispo na nagdarasal para sa atin at patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makilala na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Bansang Dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita po ninyo sa ating screen. Gayun din, ninanais nating limitahan ang bilang ng ating live streaming ng mga misa at madagdagan ng karagdagang live streaming para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet naman tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan kayo ng pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula ngayong Disyembre. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
kapayapaan kailanman ang igawat ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.